If your life story were to be made into a movie, give it a title. Ako ay ako. Saan ka mag-uumpisa? Ako ay ako. That's a lovely title. Oh. Anong umpisa? Siguro kung ano ako ngayon. Doon ka mag-uumpisa. Oo. Tapos balikan natin lahat kung bakit. Ganda. Yeah. At hanapin natin kung saan natin. Part one pa lang eh. Oo. That should be 100-part movie. And here and dapat ganun. Di ba may conflict. So kung umpisahan natin ngayon, I should be faced with a choice. Di ba? With a decision that I need to make. Yan. Which can be? Well, I don't know. Yan ang hahanapin natin. You know, when people say Olive, when people say Inang, are they one and the same? Oh yeah, oo naman. Iisa yun? Oo, oo. Kung sino si Olive, kung sino si Inang, siya si Olive. Yun ang aking pagkatao. Yun. Mm-hmm. Kasi kaya ako natawag na Inang dahil sa pagkatao ko. It all started when I was doing the Sharon Cuneta show as parang supervising producer. Si Joyce Salvador, who was executive producer, used to come to me and tell me her, you know, heartaches, her problems in life. And she would say, oh, you're so much like my mom to me. And that was how it started. In the beginning, I was called Mommy O. Mommy O. Mommy O. Hanggang dumating si Kelly Aguilos, yung parang editor ni Lauren Legarda, at sinabi niya, ang social naman niya? Waray siya. Yes, si Kelly. Ang social, hindi na tatawa, mami, inang ka na lang sa akin. Doon nagsimula ang inang. Tapos kumapit sa lahat. It made it. Ako naman, it was, ano ba? Okay lang naman sa akin, tawagin akong inang. But, you know, it became very convenient and helpful sa akin. Kasi grabe ako makakalimot ng pangalan. Kung ano, nakaganyan ako kay Piolo. Ang pangalan mo nga. So, ang dali para matawa. So, anak na lang lahat. Ay, anak, alika nga. Gano'n, di ba? So, pati gwardiya ng ABS-CBN, noong time na tawag sa akin, inang. Oh, okay na rin, inang, anak. So, yun, naging very convenient para sa isang malaki nga lamang pag date ng pinag-uusapan. Wala na.